Ah, okay, so may bagong release sa tablet ang Huawei. Merong PC level productivity features yung tablet na to. Ito yung Huawei MatePad 11.5 2023. At hindi ito yung first time na nakagamit ako ng Huawei tablet. Marami na ako na try before at nagamit, pero hindi talaga ako na-disappoint. Hindi lang dahil sa performance, kundi pati na rin sa mga features na hindi lang natin magagamit for entertainment, kundi pati na rin syempre kapag meron tayong mga basic office task na kailangan gawin sa tablet natin. At kahit for research, sa mga students, may mga ganong features ng tablet na to. So alamin natin kung anong bago dito. So again, ito yung Huawei MatePad 11.5 inch. Meron tayong makikita rito ng Explore It On App Gallery at mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano tayo makakapag-install. So pag open natin ng box, makikita agad natin itong tablet. So ito yung kulay. Yan. Space gray. Napakaganda ng kulay na to. Malinis tingnan. Meron tayong ilang mga smudges, fingerprints na ma-accumulate. However, napakadali niya din linisin kasi. So, madaling i-maintain. So, okay lang kahit na from time to time, meron tayong makikita mga smudges. Anyway, tingnan natin iba pang laman na box. So, meron tayong makikita dalawang packets dito. So, dito sa una, ito yung Huawei Supercharge na 22.5 watts. Dito naman sa kabilang box, yung cable syempre, ayan, USB-A to USB-C cable. Ngayon, kapag naka-landscape mode tayo, dito sa taas, meron tayo makikita ang dalawang microphone. Tapos, dito sa may left side niya, meron tayong dalawang speakers, pati yung ating power lock button. Ayan. Tapos, dito sa kabilang side, yung ating USB-C port, tapos yung dalawa nating speakers ulit. So, in short, meron tayong quad speakers dito guys. Mamaya sabihin ko din yung naging impression ko sa kanyang speaker. Tapos dito meron tayong magnetic pins. Ayan, na pwede natin ikabit sa kanyang magnetic case or magnetic smart keyboard. So ito yung ating single camera na 13 megapixels. Tapos dito sa harap, makikita nyo naman, grabe guys yung bezel. Talagang pantay na pantayan sa lahat ng side. Napakaganda tingnan. Tapos makikita natin yung ating selfie camera. Ayan. Kapag naka-landscape mode tayo, syempre, nasa taas yan, nasa gitna. Tapos, itong tablet na to guys, sobrang gaan lang. 499 grams to be exact. So, kahit pa, alam nyo, magka-travel tayo, lalagay natin sa backpack natin, hindi tayo masyadong mabibigatan. Kasi talagang, para sa isang 11.5 na tablet, napakagaan ito. Okay, so tabi ko lang muna itong tablet natin. Pakita ko sa inyo, smart keyboard. Mas kapag in-open natin, yan ang makikita natin. Ah, parang leather siya guys. Tingnan nyo naman guys, oh. Ano, leather talaga siya. Tapos meron kayo makikitang design na guhit dito sa gitna. Tapos para magamit natin, gaganyan lang natin siya. Yan, ganyan. Kasi makikita ninyo, may stand. Ano? Tingnan nyo to. May stand siya. Tapos, ang maganda pa dito guys, pwede nating tanggalin yung keyboard. At ito na lang yung case natin para sa tablet. Galing, di ba? Tapos, automatic, matidetect nyo na yan. Pag kinabit natin ng keyboard. Ayan, oh. Natetect niya, di ba? Ayan. Tatap lang natin yung connect. So, wala nang mga mahaba pang mga Bluetooth connection, sa search, pair, wala nang ganun. Okay, so mag-typing test tayo. Tingnan natin kung makakailang words per minute ako. Okay, result natin. Show result. 51, guys. 51 words per minute. Hindi ako ganun kabilis mag-type. Pero itong 51 words per minute na to, ay na-achieve ko lang sa desktop PC ko, yung normal na keyboard. Okay, so pag-usapan natin saglit yung Huawei Hisense 8.1 quad speakers. Pagdating sa quality guys, sound quality, pasadong pasado sa akin. Maganda yung tunog, sakto yung maximum volume, hindi naman ako nabitin. Hindi siya muffled kahit na i-max natin yung volume. Talagang naiintindihan ko eh, bawat instrument, saka bawat salitang binibigkas na pinapanood ko dito. Plus, hindi lang basta maganda sa music or entertainment yung quad speakers itong 11.5. Siyempre, ginagamit natin to or gagamitin natin to sa mga video calls, video conference. At kung sakali na hindi tayo gagamit ng earphones or ng headphones, maririnig pa rin natin malinaw yung mga kausap natin. Kasi nga, malakas talaga yung quad speakers niya at hindi talaga muffled yung tunog. Malinaw talaga. Pagdating naman sa display, meron tayo ditong 11.5-inch Huawei Full View Display. 120Hz ang ating max refresh rate. 2.2K yung ating resolution, 3.2 yung ating aspect ratio, meron tayong TUV Rhineland Flicker Free Certification at TUV Rhineland Low Blue Light Certification. Pagdating sa color accuracy, 100% yung kanyang sRGB color coverage. At para dun sa mga mahilig mag-stream ng mga TV series at movies, makikita ninyo na yung ating Widevine security level
level 1. So makakapag-play tayo dito ng mga HD content sa mga streaming services, may utilize talaga natin yung napakagandang display nitong 11.5 inch. Pero syempre alam ko iniisip nyo, eh, paano naman tayo maglalagay dito ng mga streaming apps kagaya ng Netflix, Disney Plus, kahit YouTube man lang, mga Google applications. Well, papakita ko sa inyo, napakasimple lang. So ang gawin lang natin, punta tayo sa App Gallery. Okay, pagkatapos, search lang natin yung application na gusto natin. Syempre, ganun lang kasimple. So for example, YouTube. Okay, so makikita nyo na agad. Lalabas na sa suggestions. Tap lang natin yung install. Tapos, pagdating natin dito sa labas, makikita nyo na, ayan, nag-i-install na. Diba? Okay, so na-install na natin yung YouTube application. Pwede na natin i-open at gamitin as normal YouTube application. Makakapag-play na tayo ng kahit anong videos gusto natin. Makakapag-like, makakapag-comment, subscribe. Lahat pwede na natin gawin. Pero syempre, gawin nyo rin na sa channel ko. Click nyo na yung like, subscribe button, pati notification bell. Try natin Google. Meron din tayong Facebook, Messenger, Google Maps, Instagram. Ayan, may Instagram din tayo. Twitter, Gmail. Almost lahat, no? Ng mga application na kailangan natin nandito na. At kung gusto naman natin ma-install yung Netflix, kasi yun talaga yung gusto natin ma-install ngayon. So, ang gagawin lang natin, buksan natin yung GBAC. Netflix. Ayan, tap lang natin ng install. Ganun lang kasimple. So, meron tayong mga streaming applications dito. So, makikita nyo lahat yung install natin. YouTube, Google, Facebook, Messenger, Maps, Instagram, Twitter, Gmail, Sheets, Google Meet. Ito yung Disney Plus. At syempre, ayan na yung Netflix. Nabuksan na. So, try natin. Okay, so, nandito na tayo sa Netflix application. Check natin yung playback specification. Ayan guys, malinaw na malinaw. Full HD. Level 1 yung ating Widevine security. So, wala tayong magiging problem guys. Pagdating sa pag-stream ng mga gusto nating movies or TV series, kayang-kaya dito sa MeetPad 11.5. At syempre, pinag-uusapan na lang din natin yung display. Gusto rin natin i-test yung performance ng Huawei M Pencil dito sa Huawei MeetPad 11.5. So, sakto meron din tayo niyan. Ganda oh. Ganda guys oh. Talagang matte finish ngayon. Pagkatapos, kung gusto natin itong i-charge, ito yung gagamitin natin. Ayan. Sasaksak lang natin yan dito sa ating MeetPad. Parang ganyan. Pagkatapos, via magnet, nalagay lang natin yung ating M-Pencil para ma-charge. Ayan, parang ganyan. Ito lang yung part na hindi ko masyadong, hindi ako masyadong happy dito sa Huawei MeetPad 11.5 kasi kung gusto mong ma-charge itong M-Pencil, kailangan mo talagang dalhin itong dongle na to and hindi talaga ideal. I-check natin yung latency kung meron tayong mapapansin dito sa M-Pencil niya. So, ang gawin natin guys ay gamitin natin ang Huawei Notepad. Tapos, meron kayong makikita na pen icon, tap nyo lang yan at pwede nyo nang gamitin yung inyong pen para makapag-draw. At makikita nyo naman guys na talagang parang wala nang latency. Oh. Pwede rin kayo ditong mag-draw ng halimbawa circle. Perfect circle, i-hold nyo lang. Ayan, perfect circle na siya. Pumbawa square, hold nyo lang ulit. Ayan. Okay, ngayon naman, pagdating sa kanyang performance, naka-Harmony OS 3.1 na tayo dito out of the box. Snapdragon 7 Gen 1, yung ating chipset. 8GB or 6GB yung ating RAM. At 128GB naman yung ating internal storage. So, powerful naman at talagang performer yung tablet na to. Pero syempre, tingnan natin ilang mga benchmarks at ilang mga tests para mapatunayan natin yan. Okay, so try natin mag-multitasking dito. Try natin mag-split screen or multi-window. Mag-open tayo ng isang application para sa example na to. Itong Google Maps ang itry natin. So, makikita nyo naman, loaded lahat ng mga street names, mga locations, spots. Okay na okay. So, what if gusto nating mag-open ng isa pang application kasabay nitong Google Maps. So, ang gawin lang natin ay i-swipe natin pataas at i-drag natin dito sa may left side. Pwede na tayo mag-open ng isa pang application. So, for example, browser naman. Ayan. So, makikita ninyo, dalawa ni application natin. Pwede natin yung i-resize. Actually, kahit dalawang floating na application, pwede. Pawa ito. Ayan. Nakita nyo yung drawings natin kanina. Pati yung YouTube. Pwede rin natin i-open. So, kita nyo, apat magkakasabay na application kayang-kaya nitong MeetPad 11.5. Ganun siya ka-powerful. O nga pala, before ko makalimutan guys, siguro familiar tayo sa WPS na application yung pwede tayong mag word processing, spreadsheet. Meron din dito. So, meron tayong
PS Office, yung pang ano talaga, pang tablet, meron din tayong desktop version. Ito yun, no? Kaya makikita nyo, pwede nating i-resize, pwede nating i-maximize. Ayun, makikita nyo yung interface na, guys. Parang ano talaga eh. Yung ano na, sa PC natin, nakikita natin sa PC na user interface ng Word, ng Excel. Galing, di ba? So talagang pagdating sa productivity, madami tayong magagawa dito sa MatePad. Pero syempre, hindi natin papalampasan ng AnTuTu score. So ang nakuha nating score ay 666,947. Napakagandang score na yun. Mahigit kalahating million, guys. Kaya talagang ma-expect natin na maganda magiging performance ito. Pero syempre, try na rin natin sa games. Okay, so dito sa Little Racing 3, makikita ninyo dun sa ating FPS counter, nakaka-60 FPS lang tayo. Pero pagdating sa quality ng game, ang ganda, guys. Lahat naman ng graphics, okay. Wala naman tayong nafe-feel na lag or frame drops. Sobrang smooth lang. Pero syempre, gusto natin i-try sa mas mabigat na game. Okay, dito naman sa Asphalt 9, well, guys, smooth pa rin. Syempre, for the most part, okay na okay yung gameplay natin. Hindi niya na-generate lahat ng graphics. Hindi niya na-generate lahat ng graphics. So, may limit pa rin pagdating sa games itong Huawei MatePad 11.5. Pero syempre, hindi naman kasi talaga siya designed for games. So, yun lang. Tamang expectation lang pagdating sa gaming performance itong tablet na to. Tandaan nyo, dinesign to for productivity, hindi for gaming. For streaming din, ng mga movies, ganyan. Pero games, okay lang. Kakayanin naman, pero pagdating sa graphics, hindi masyado. Okay, so ito naman ay kuha dito sa selfie camera or webcam nitong Huawei MatePad 11.5. Ang ating max resolution na pwedeng iset sa kanyang selfie video recording ay 1080p 30 frames per second. 16:9 yung aspect ratio. So, okay naman yung quality. Talagang magagamit na natin yan pagdating sa mga video conference. Basta tamang-tama lang yung ilaw na makuproduce natin kapag nag-video call tayo. Magiging maganda itsura natin at quality. Tapos, meron pang tinatawag na follow cam itong MatePad 11.5. Hindi ko lang ma-demo ngayon. Pero basically, kapag naka-follow cam tayo sa mga video conference, kahit gumanyan tayo, parang gumagalaw din yung webcam, sinusundan tayo. So, maganda yon kapag meron tayong dinidemo sa likod natin. So, ano masasabi nyo sa quality ng kanyang selfie camera? Comment kayo dyan sa baba. At panghuli, guys, pagdating sa kanyang battery, meron tayo ditong 7,700 mAh na capacity. Compatible yan sa 22.5 watts na Huawei Fast Charge. At according to Huawei, tatagal to ng 10.5 straight hours of video playback. Pero syempre, gumawa ako ng sarili kong test, so ito yung result. Kita nyo naman, guys, nakuha nating SOT pagdating sa PC Mark. 13 hours and 24 minutes. So almost 13.5 hours yung SOT natin. At impressive yan para sa isang tablet. Kasi kapag nag-review tayo ng tablet, ang usual na nakukuha natin, 8 to 11 hours of screen on time sa PC Mark. Pero ito, lumampas ng 13 hours, guys. So ibig sabihin, kung mga basic applications sa papatakbuhin natin, basic task, kaya itong tumagal ng isang kalahating araw sa atin bago natin i-charge. So matipid talaga siya sa battery. Ngayon pagdating naman, guys, sa charging, itong Huawei MatePad 11.5 ay na-charge ko ng 1 hour and 47 minutes from 18 to 100%. Okay, so yun na lahat, guys, sa mga information na gusto kong i-share tungkol dito sa Huawei MatePad 11.5. Ngayon pag-usapan natin ng presyo. Yung 6128GB na variant nitong MatePad 11.5 ay 15,999 pesos. Yung 8128 naman ay 19,999 pesos. At syempre, merong mga promos at freebies ang Huawei pagdating sa Huawei MatePad 11.5. Nandyan lahat ng details sa description box sa baba, pati na rin yung link kung saan natin to pwedeng mabili. So ano masasabi nyo, guys, dito sa tablet ng Huawei, dito sa MatePad 11.5, comment kayo dyan sa baba. Kung ako tatanungin ninyo, meron tayo ilang mga minor cons or downsides na nakita, pero ano na eh, natakpan ng napakadami yung features ng tablet na to. So para sa akin, mararecommend ko siya. Napakaganda ng tablet na to. Para sa presyo niya, napakadami na natin magagawa. So yun muna, guys, maraming salamat sa panonood. Kung meron pa kayong tanong, comment lang kayo dyan sa baba. Para sa samat-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.